Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. And for today's video, ayan nga, aware ba kayo sa monetization icon? Kung hindi ka pa monetize channel, ay wala ka pa nitong monetization icon natin. Para ma-monetize ka, magkaroon ka ng mga ganitong icon, ay kailangan mo munang magkaroon ng 1,000 subscriber at 4,000 watch hour. So kung kayo ay monetize na, so pag-aralan natin kung ano ba yung ibig sabihin ng monetization icon. So, bago tayo mag-start guys, please subscribe to my YouTube channel at kalimbangan mo rin po yung ating kampana para updated po kayo lagi sa aking mga videos. Ayan, let's start po! So, unang pag-aaral natin yung green icon. So, ano ba ibig sabihin ng green icon? Yung green icon, ibig sabihin nun, yung video mo ay sayong-sayo, kumbaga pumasa siya sa advertiser friendly. So, makikita nyo, pag may mga green yung mga icon nyo, so, ibig sabihin, full revenue ang makukuha mo sa video na to. So, ganon. So, yung pangalawa naman ay yung yellow or yellow limited. So, ano ba yung ibig sabihin nito? Kadalasan ito, kung may mga nakiklaim sa video mo rin at kahit anong gawin mo sa video mo ay minsan ang ginagawa ko dito, pagka yellow limited, yung aking dollar sign, ay pinapalitan ko yung title, yung thumbnail ko. Ayan. Pero kung pinalitan mo na yung thumbnail mo, yung title mo, at ganun pa rin yung kulay, nakalimited pa rin siya. Ibig sabihin, pag limited kasi, kumbaga wala ka, kunti lang yung kita mo sa video na to, minsan nga wala ka pang kita. So, depende kung sino yung gusto ni YouTube na, kung sino yung gusto ni YouTube na bibigyan ng ads. So sa ganitong bagay, o ganitong kulay, so ang gagawin nyo po ay, sabi sa aking experience, yun na nga sinabi ko, tinalitan ko yung title, yung thumbnail, yung iba naman na video ko, nag-okay naman siya. Pero yung iba naman po, kahit pinalitan ko na yung title, yung thumbnail. So, ang gagawin nyo, mag-request kayo kay YouTube na i-manual review siya. So, pag minanual review siya at ganun pa rin, so ibig sabihin, hindi nakapasa ang iyong video sa advertiser friendly. So, ganun lang po yun. So, ibig sabihin, pwede kang kumita, kukita ka man, pero unti yung makukuha, kikitain mo sa video na to. So, yun. So, ang kasunod naman natin ay yung yellow on. So, ano bang ibig sabihin ng yellow on? Yung yellow on, kapag ikaw ay gumagawa ng mga cover song, ayan, tapos pumayag yung may-ari ng kanta na payag siya na hati kayo sa kita. So, fair lang yun. Kunyari, kumita ka ng 100. So, sa kanya yung 50, sa'yo ang 50. Kasi siya may-ari ng kanta, kinant mo lang. So, ganun lang po yun. So, hindi full revenue makukuha mo, kundi kalahati lang. So, ang sunod naman natin ay yung red dollar sign na may nakikita kayong ineligible. So, ibig sabihin yan ay meron kang copyright claim, may nagki-claim sa video mo at meron ka ding copyright strike. So, delikado po yan na pag nagkaroon po kayo ng copyright strike, yung iba na nire-report nila yung channel mo, pwedeng mawala yung channel mo, pwedeng burahin ni YouTube or bibigyan kanya ng parusa. Yung iba, binigyan niya ng parusa na alisin yung kanilang mga ads. May nakilala kong kaibigan na nag-upload siya ng ibang video at nire-upload niya sa kanyang channel. So, kapag ginawa niyo po yun, pwede po kayong bigyan ng copyright strike at pwedeng masira nga ang iyong channel. So, wag na wag po natin gagawin yan at siguraduhin lang natin na sariling video po natin yung ina-upload natin sa YouTube. Dahil po ay napaka-stricto ngayon ni YouTube. So ayun, mag-ingat po tayo sa ating channel at siguraduhin puro green yung ating monetization icon.
So, ang susunod naman natin ay yung gray dollar sign. So, ano ba ibig sabihin ng gray dollar sign? Ibig sabihin yan, nakalimutan mo lang yon yung iyong monetization icon, minsan, di ba? Or talaga namang sinasadya mo na siyang i-off, ayaw mo kasi magkaroon siya ng ads. So, yun lang yung dollar sign. So, nakalimutan mo lang siya na i-on. So, ayun lang guys, ang ating video for today. Sana po kahit sa konting video na to ay may natutunan kayo. Lalong-lalo po sa mga bagong YouTuber dito sa YT at yung bagong soon to be monetized. Swerte kayo kung mapanood nyo to at at least magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung monetization icon. So ayan, tandaan mo yung mga monetization icon natin. So at least alam mo kung ano yung ibig sabihin nito sa mga video mo. Ayan, yung unang-una ay yung green, yellow limited, yellow on, and red and gray. So ayan, yung limang yan, dapat alam mo kung ano yung ibig sabihin yan. At least meron ka man lang mga idea, di ba? So yun lang. So, hanggang dyan na lang po yung ating video. Sana po ay manatutunan kayo muli sa aking channel. At kung nagustuhan mo naman po ang video na to, please like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. Thank you po. Bye-bye! Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. So yung kasunod naman natin ay yung red dollar shop. So meron din tayong yellow on. So ano ba yung ibig sabihin ng yellow on? Ito kadalasan sa mga nagko-cover ng song, yan yung mga kinakanta nila, yung mga sikat na kanta. Kunyari, kinanta mo yung kanta ni Sarah Geronimo. Tapos, so kumbaga si Sarah ay pumayag siyang i-post mo o i-repost mo o yung ginawa mong kanta ay pwede mo lang gayahin yung kanyang kanta. Ang gulo ko.